Hello, lovelies! Welcome back to Teacher Jo's channel. Muli, kumusta kayong lahat? Ako si Teacher J, ang inyong virtual teacher. At ako ang makakasama nyo ngayon sa pagtalakay ng ating karagdagang aralin para sa linggong ito. Bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, ay nais ko muna kayong anyayahan na mag-subscribe dito sa ating channel kung bago pa lang kayo at hindi pa nakakapag-subscribe. Pindutin nyo na rin ang notification bell para palagi kayong updated sa ating mga bagong aralin at sa iba pang mga bagay na ibabahagi namin dito sa ating channel. Ang aralin natin sa araw na ito ay tungkol sa iba't ibang uri ng pangungusap ayon sa kayarian. Pagkatapos ng ating pag-aaral, ay inaasahan ko na kayo ay una, nakikilala ang mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian. Pangalawa, nagagamit ang mga uri ng pangungusap sa iba't ibang sitwasyon. Ngayon, para sa ating paunang pagsubok, ay tukuyin at isulat ninyo sa inyong sagutang papel kung ang mga sumusunod na pangungusap ay payak, tambalan, hugnayan o langkapan. Handa na? Simulan na natin. Una, ang pamilya ay uunlad kung magtutulungan ang lahat ng kasapi nito. Ikalawa, ang ama ang haligi ng tahanan at ang ina ang ilaw nito. Ikatlo, ang pamilya ang pangunahing unit ng pamayanan. Ikaapat, tinuturuan ng mga magulang ng mabuting asal ang kanilang mga anak at dinidisiplina ang mga ito kung kailangan upang lumaki silang mabuting mamamayan. At ikalima, minamahal ng mga magulang ang kanilang mga anak at nire-respeto naman sila ng mga ito. Narito ang mga sagot para sa inyong pagwawasto. Tingnan naman natin ngayon kung lubusan nyo nangang naunawaan ang ating nakaraang aralin tungkol sa mga uri ng pangungusap ayon sa gamit. Isulat ninyo sa inyong drill board kung ang mga sumusunod na pahayag ay pasalaysay, patanong, padamdam, pautos o pakiusap. Kapag narinig ninyo ang tunog na, ay itataas na ninyo ang inyong drill board upang ipakita ang inyong sagot. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Una, ano ang pangarap mo sa buhay? Mahusay! Ang tamang sagot ay patanong. Pangalawa, isalaysay mo ang buong pangyayari. Tama! Ito ay pautos. Ikatlo, nagtungo kami sa tabing ilog upang magtanim ng mga bakawan. Magaling! Ang tamang sagot ay pasalaysay. Ikaapat, wow! Ang galing naman pala ng ginawa nyo!
Tama ang sagot nyo. Ito ay padamdam. At panghuli, pakibasa mo nga ang ating aralin ngayon. Ang tamang sagot ay pakiusap. Mahusay mga bata, nasagot nyo ng tama ang ating balik-aral. Ngayon ay handa na kayo para sa bago nating aralin. Bilang panimula ay basahin natin ang mga sumusunod na pahayag. Una, si Andres Bonifacio ang ama ng katipunan. Ikalawa, mahirap lamang si Bonifacio, subalit minahal niya ang ating bansa higit pa sa kanyang sarili. Ikatlo, itinatag ni Bonifacio ang katipunan upang makipaglaban sa mga Kastila. At ikaapat, ipinanganak siya sa Tondo at doon siya nagsimulang mamulat tungkol sa pang-aapi ng mga Kastila. Ngayon naman ay suriin natin ang mga ito. Tingnan natin kung paano binuo ang mga ito sa pamamagitan ng pagtingin sa mga bahagi at mga paksa o kaisipang nakapaloob dito. Simulan natin sa unang pangungusap. Ilan ang paksang nakapaloob sa pangungusap na ito? Ang unang pangungusap ay binubuo lang ng isang paksa o kaisipan. Ito ay may kayariang payak. Ang mga payak na pangungusap ay may isang kaisipan lamang. Tingnan naman natin ang ikalawang pangungusap. Ilan ang paksang nakapaloob sa pangungusap na ito? Ang ikalawang pangungusap ay may dalawang bahagi o kaisipan. Ang unang kaisipan ay mahirap lamang si Bonifacio. At ang ikalawang kaisipan ay minahal niya ang ating bansa higit pa sa kanyang sarili. Kung paghihiwalayin natin ang dalawang bahagi, ay mauunawaan pa rin natin ang ipinahahayag nito, sapagkat buo ang diwa ng bawat isa. Ang dalawang bahaging ito ay tinatawag nating sugnay na makapag-iisa, sapagkat ang mga ito ay makatatayong mag-isa kung ihihiwalay sa iba pang bahagi ng pangungusap. Para silang dalawang payak na pangungusap na pinagdugtong o pinag-ugnay ng pangatnig na subalit. Ang pangungusap na ito ay may kayariang tambalan sapagkat binubuo ito ng dalawang sugnay na makapag-iisa. Suriin naman natin ngayon ang kayarian ng ikatlong pangungusap. Ilang bahagi mayroon ang pangungusap? At paano nagkakaiba ang dalawang bahagi? Ang ikatlong pangungusap ay binubuo rin ng dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay itinatag ni Bonifacio ang katipunan. At ang ikalawang bahagi naman ay makipaglaban sa mga Kastila. Ang unang bahagi ay buo ang diwa at makatatayang mag-isa kahit ihiwalay sa iba pang bahagi nito. Samantalang ang ikalawang bahagi ay hindi buo ang kaisipan at hindi makatatayang mag-isa kung ihihiwalay sa iba pang bahagi ng pangungusap. Ang unang bahagi ay sugnay na makapag-iisa, samantalang ang ikalawang bahagi ay tinatawag na sugnay na di makapag-iisa. Ang pangungusap na ito ay nasa anyong hugnayan, sapagkat binubuo ito ng isang sugnay na makapag-iisa at isang sugnay na di makapag-iisa na pinagdugtong o pinag-ugnay ng pangatnig na upang. Pansinin naman natin ang ikaapat na pangungusap. Ilang bahagi mayroon ang pangungusap na ito? Binubuo ng tatlong bahagi
pangungusap na ito. Ang unang bahagi ay ipinanganak siya sa tundo. Ang ikalawa ay doon siya nagsimulang mamulat. At ang ikatlong bahagi ay pang-aapi ng mga Kastila. Ang unang bahagi ay sugnay na makapag-iisa, sapagkat ito ay makatatayang mag-isa kung ihihiwalay sa iba pang bahagi ng pangungusap. Ang ikalawang bahagi ay sugnay din na makapag-iisa, sapagkat makatatayo rin itong mag-isa kung ihihiwalay sa iba pang bahagi nito. Samantalang, ang ikatlong bahagi ay sugnay na di makapag-iisa, sapagkat hindi buo ang diwa nito at hindi makatatayong mag-isa kung ihihiwalay sa iba pang bahagi ng pangungusap. Ang kayarian ng pangungusap na ito ay langkapan, sapagkat ito ay binubuo ng dalawang sugnay na makapag-iisa at isang sugnay na di makapag-iisa na pinag-uugnay ng mga pangatmig na at tungkol sa. May iba't ibang uri ng pangungusap ayon sa kayarian. Ang mga ito ay payak, tambalan, hugnayan at langkapan. Ang payak na pangungusap ay binubuo lamang ng isang buong diwa o kaisipan. Halimbawa, suliranin ng buong mundo ang COVID-19. Ang tambalang pangungusap ay binubuo naman ng dalawang payak na pangungusap. Tinatawag na sugnay na makapag-iisa ang mga bahagi ng tambalang pangungusap na pinag-uugnay ng mga pangatnig. Ang sugnay na makapag-iisa ay may buong kaisipan at makatatayo kahit ihiwalay sa iba pang bahagi ng pangungusap. Karaniwang ginagamit ang mga pangatnig na at, pati, saka, o, ni, ngunit, at subalit upang pag-ugnayin ang dalawang sugnay na makapag-iisa. Halimbawa, maraming frontliners ang tumalima sa tungkulin at marami rin sa kanila ang nagbuwis ng buhay. Ang hugnayang pangungusap naman ay binubuo ng isang sugnay na makapag-iisa at isa o higit pang sugnay na di makapag-iisa. Ang sugnay na di makapag-iisa ay hindi buo ang diwa at hindi makatatayo bilang payak na pangungusap kung ihihiwalay sa iba pang bahagi nito. Karaniwang ginagamit ang mga pangatnig ng ngunit, kung, subalit at iba pa upang pag-ugnayin ang mga sugnay sa hugnayang pangungusap. Halimbawa, pahalagahan natin ang ating kalusugan upang hindi magkasakit. Samantala, ang langkapang pangungusap naman ay binubuo ng dalawang sugnay na makapag-iisa at isa o higit pang sugnay na di makapag-iisa na pinag-uugnay ng mga pangatnig. Halimbawa, maghugas palagi tayo ng kamay at umiwas tayo sa matataong lugar upang hindi mahawa ng sakit. Naunawaan nyo na ba ang ating aralin? Upang pagyamanin ang ating natutunan ay magkaroon tayo ng pagsasanay. Isulat ninyo sa iyong drill board ang uri ng mga sumusunod na pangungusap. Kapag narinig ninyo ang tunog na, ay itataas na ang inyong drill board upang ipakita ang inyong mga sagot. Simulan na natin. Una, mag-aral kayo ng mabuti upang matamo ang inyong mga pangarap. Ikalawa, masunurin sa magulang si Ana at mabuti siya sa kanyang kapwa kaya pinagpapala. Ikatlo, tatak ng mga Pilipino ang pagiging magalang. Ikaapat, inaalagaan ni Lita ang bunsong kapatid
habang ginagawa niya ang kanyang takdang aralin. At ikalima, ang taong tapat ay hinahangaan ng lahat. Mahusay mga bata, nasagot ninyo ng wasto ang ating mga pagsasanay. Bilang paglalahat, ano ang natutunan ninyo ngayon? Tandaan, may iba't ibang uri ng pangungusap ayon sa kayarian. Ang mga ito ay payak, tambalan, hugnayan, at langkapan. Para sa ating pangwakas na gawain, ay sumulat kayo ng isang talata tungkol sa mga sumusunod na paksa. Pumili lamang ng paksang nais mo. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Una, chance ang manalo ni Rabia sa Miss Universe pageant. Ikalawa, dapat bang ipagpatuloy ang paglalagay ng community pantry sa mga barangay? Ikatlo, paano ka makakatulong sa pagbaba ng kaso ng COVID sa bansa? Napakagaling mga bata, nagawa niyong sumulat ng isang talata na ginagamit ang iba't ibang uri ng pangungusap. Maaari ninyong ibigay ngayon sa inyong guro ang inyong isinulat para sa pagwawasto at pagpupuntos. Masaya ako na nakatapos tayo sa ating aralin. Kung mayroon pa kayong katanungan o mga komento, ay isulat na lamang ninyo ito sa comment section sa ibaba. At kung naibigan ninyo ang ating aralin, ay paki-like at paki-share ang videong ito. At bago tayo tuluyang magpaalam sa isa't isa, ay huwag ninyong kalilimutan na pumili lamang ng pawang mga mabubuti at gumawa lamang ng mga makabuluhang bagay. Paalam! Hanggang sa muli nating pagkikita!